Masasawata, masusupil ang malpractice ng ibang personnel, masikat, gusto, marami akong kismet, gusto, pabida. Ito nila sa inyo, eh, gusto ko yung salba. Ito kaya nila, ito ha, I warn you now, again, ikaw, inawan din kita kasi pag pinalikan ko mamaya, oh now, I will ask you, Mr. Chairman, ganito na lang. Why? What's up, mga kayo, and welcome back. Pa rin siyempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakang piyang sumasalamin sa katotohanan lamang. So, Congress po kita. Thank you, Mr. Chair. Good morning po sa lahat. Mr. Chair, before my declaration. Nakakapasana ng pangalan. Dito tayo sa... Gusto ko lang sabihin, Mr. Chair, na napakaganda po nitong House Resolution ni Honorable Chairman Hakop. Kasi po, katulad ng mga naonang resolutions niya, parang kung hindi niya pinansin, hopeless na eh. Alam po natin na sa mahihirap na tao, pagkasumaso na, talagang amenably, mas magagaling ang pulis. Kaya talagang napakaganda po nitong mga House Resolutions ni Honorable Chairman Hakop. Katulad po nito, very clear. At nagbago po sila ng kanilang zone statement. Wala talagang bypass operation. Ang alleged suspect, wala talagang baril. At hindi talaga siya pumutok. And most probably, Mr. Chair, kaya pala namatay siguro ito. Siguro kasi wala naman ako sa posisyon. Sabihin kong totoo yung aking assessment. Loss of blood kasi mali yung trabaho ng pulis natin. Gusto nilang sa papel ay itama. Masyadong na-delay. So, just like nabanggit po ni Honorable Congressman Barber, dapat mapanagot yung dapat managot. And ang maganda nito, Mr. Chair, magiging aral ito sa lahat ng mga pulis. Kahit ang intention natin ay maganda at sinasabing yung suspect, allegedly, nagtutulak, hindi pa rin pwedeng i-shortcut. Katulad yan, may mga na-imbestiga na dito, mga na-dismiss, nakulong. Paano ngayon yan? Ang maganda lang po dito, Mr. Chair, magiging aral ito sa iba nating mga kapulisan na patuloy pa rin gumagawa ng masama at hindi alunsunod sa batas. And ako po, kumpiyansa, Mr. Chair, resulta ito ng matagal ng practice eh, na kailangan may accomplishment. Pinipilit. So, hindi ko naman po sinasabi o pinagtatanggol itong mabababa nating personnel. Dito naman tayo. May kasalanan din dito yung mga senior officers. Hindi nila nasusupervise na tama yung tao nila. Ang laging nasa isip, accomplishment, papogi, pasikat. Paano ngayon yan? Ang masakit nito, Mr. Chair, yung namatay ay 7 anak. Ano na magiging buhay ng anak niya? So talagang, Mr. Chair, I agree with the Honorable Congressman Barbers. Dapat mapanagot ang mga dapat managot na police personnel. And in fairness to those PNCOs concerned, dapat pa-extend yung accountability sa mga officers. Hindi pwedeng i-sacrifice natin yung PNCO lamang. Unfair yan at matagal ng practice yan. Pagalingan ng pagpapalusot. So again, Mr. Chair, mamaya ko na lang po ipagpatuloy yung interpretation ko. Again, on behalf of kababayan nating mahihirap,
katulad ko po, galing sa mahirap na pamilya at bata pa ako, nasaksihan ko na yung pang-abuso ng ibang kapulisan. Maraming salamat po, Honorable Chairman Congressman Acop. Kung hindi dahil sa iyo, and of course, ating Chairman, Honorable Congressman Dan Fernandez, Chairman, and other members ng committee, sa ngalan po ng ating mga babayang mahihirap, maraming salamat po sa inyo. At least sa ganitong pamamaraan ay nabibigyan po ng hustisya ang mga katulad nila na nabibiktima ng matagal ng maling gawain ng iba nating mga kasama sa kapulisan. At ang resulta po nito, naniniwala ako doon sa mga kapatid natin sa PNP, si Honorable Chairman Ako po, ako at aga pang mga retired police personnel and other members, of course, the chairman of this committee, hindi namin ginagawa ito para pitpitin o pahirapan yung PNP. We love PNP. Kasi kung ma-address natin itong mga ganito, masasawata, masusupin ang malpractice ng ibang personnel, masikat, gusto, marami accomplishment, gusto, pabida. Pag na-address na yan, later on, mawawala na yan, gaganda na ang PNP, gaganda na ang tiwala, tatas at tiwala ng taong bayan. Bottom line, maganda para sa lahat. Maganda ang imahe ng PNP, hindi na matatakot ang taong bayan, at magiging maganda ang relasyon ng PNP and community. Ipabalikan po ninyo yung PNP mission, masyadong taliwas yung inyong ginagawa. Mayroon pang ibang house, kung diyan nagkakamali, may house resolution pang iba si General Ako na katulad ng mga nangyari doon sa Los Baños, Mr. Chair. Panamba, police ang involved. Ipahatsin ang nag-abduct, ang nag-kidnap, police personnel. So, napakaganda nitong ganitong nangyayari, Mr. Chair. Para kasi natatakot ng taong bayan sa police eh. Bata, nung bata pa po ako, Mr. Chair, banggitin ko lang, pag may nakita ang pulis, high moral ka eh, feeling safe. Totoo ang sinasabi ng taong bayan, pag nakakita ka ng pulis ngayon, natatakot ka. Paligtad. So, brothers and sisters from the PNP, baguhin natin ito. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you so much. Before now, I have not read all the affidavit by personal report, no? Except for Karanda. Because Karanda, when we have an executive session, malinaw po na Karanda was not part of the operation, but his name appears on the report. But whatever is the purpose is, yun na atang kalakaran sa pinagpilit pa. Kasi kahit hindi ka nasali ko sa operation, for promotion purposes, nakarga yung mga pangalan doon ng gusto nito. Ito ngayon sumabi. Now, of course, he explained his corrected affidavit, supplemental affidavit, that he was not part of such operation. Now, Mr. Chairman, looking at the affidavit of Ms. PMSG Juan Macaraig as the head, in the leader of the team. And I think almost all, no? Kasi binasa ko lang yung first and second paragraph of all that. But it's not that except yung kay Macaraig. That po eh, medyo pare-pareho pa rin ang tono. But bago na, and I hope this is corrected, the affidavit is true and correct. That's what really happened during that day, no? That Christmas was just. Now, ang wala po dito, Mr. Chairman, hindi affidavit. Kasi dapat nakalagay dito yung question. Ito kasi yung question of how happened, no? Yung actual operation.
But the planning, eh, yung sabi kanina ni Herman Barbers, who are those involved? Outside of the six, hindi na seven. Kasi Makarandan is not involved. Directly. It's not part of the plan, it's not part of the operation. His name was just listed. The post operation report. Now, a question dito, Mr. Chairman, to get to the bottom of this, all of this, we should check what was involved during the planning and where it was involved in the narrative that was made on the first affidavit of all those persons involved. Yun po ang wala dito. Before I proceed with that, Mr. Chairman, tatanong ko mamaya si Makaraig na lang. Are you sure that you have baka ito ha, Perez, you are the one that approached the victim. And in your affidavit, I read you recovered two sachet of Cebu. Cebu, tama po. That is 4 grams. Yung dalawang sachet ba? 4 grams yun? Oo, yan. Sigurado ka? Eh baka mamaya may lalabas na naman na walang sachet na kuha. Tapos 4 grams ha? Not one sa shape. Yun lang po eh, sinecheck lang chairman kasi mamaya. Baka mamaya biglang na rin tao. Eh sinirin ka na naman. Eh problema mo na naman yun. Diba? Now, post operation report. Kaya nga yung narrative nung nakaraan is false. Diba? Inadmit na dito sa mga corrected affidavit. Ang question, sinong gumawa ng narrative na yun? Is it Perez alone? Is it Makaraig as team leader? Or somebody else? Who is the director of such narrative? Oh, Perez. Sino bang gumawa nun? Kung narating ngayon, kayo sa'yo lang ba? Wala kang pipiliin. Wala kang pipiliin. Wala kang pipiliin. Sigurado ka? Eh baka, yung sinasabi ko, baka may... Alright, mali daw lahat. Kasi, kahit anong... Anong cover-up nyo, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Mamaya, tatanong ko yan. Kaya nga ngayon pa lang, Makaraig and Perez, you're the most senior officer. That group. Baka mamaya nag-exhibit session ako ulit. May sasabihin na naman. I will ask the chair. Kasi kailangan yun. Kasi hindi natapos ang report nyo. Question of the narrative. Pare-pareho kayo eh. Oh. Where's the director of that narrative? Kamaraig. Where's Marika? Kamaraig. Kamaraig. Yung director ng narrative nyo. Salamat. Ang pangalan mo? Edel Ducay. Sigurado ka? Nang Kaloocan. Nang Kaloocan. Sigurado ka? Kaloocan pa, ikagawad pa. Eto may hapag na. Pero saan ka nakarehistro? Sinungaling ka. Pero kung dito ka. Ipang ko pa rin. Pagpapalik naman namin dito. Salamat, sir. Kasi babalikan ko mamaya yung tanong sa pinagsimulan. Mga taga Kaloocan. Oh, eto. Bigyan ka ng chance ko. Nandiyan na kapilapit mo. Hawak mo ba? Oh, number 13. Basahin mo. Salamat, tay. Ito. Ang problema sa inyo, ay may gusto kayong salba. Sa linggong. O kaya si Patrolman. Patrolman. Sino eh? Patrolman? Cartio? May tanong lang kami, kuya. Ay, baka mamaya si Patrolman Cartio na naman yung ano. Saan mo siya gusto makita? Sabi ka lang totoo. Walang tama. Simula ni Cartio, then lahat kayo, papasok din sa room. Oh, Makaraig. Oh, anong laman ng affidavit number 13 mo? Paragraph 13. Yung last sentence. Oh, sabi mo dito ha. Ito. I called PSSG Perez and Alpha to ride the car and we will go back to the station to report what happened to Police Lieutenant Colonel Bintag.
our police chief of San Juan, Batangas. O, anong oras nangyari ito? Ito pang report nyo. Anong oras na? Ano yung after? Did you report personally to him? O tumawag ka lang? Oh, nakita kayo doon. On the an hour, 2 hours, 3 hours after the operation. O then, siyang gumawa ng recommendation sa province. Eh, siyang gumawa ng recommendation sa province, di ba? Oh, yun. Chairman. Chairman kasi dito, sa narrative dito, ang gagawa talaga ng recommendation dun sa case is the city director. The chief of police. O, nandito ba yung chief of police? Ito ba gumawa ng ano? Ng report to the province? Ito, malupit na tanong lang. Just in case na makita mo si Yorme, saan mo siya gusto makita? Sa Maynila as mayor o sa Senado as senator? Maynila. Bakit sa tingin mo? Para sa'yo? Kasi, binanay ako, senior. Ang question kasi, kung anong sinabi nila, ayun, yun, hook, line, and sinker. Diba? Yun ang ginawa mo. You never made an investigation. May namatay na eh. May naputukan. Ito naman eh, wala naman. Ito, Kernel, ha. Ito, ha. I warn you now. Again, ikaw. Inawan din kita kasi pag pinalikan ko mamaya. Oh, now, I will ask you. Mr. Chairman, ganito na lang. Why didn't you admit during the previous hearing? If you're not part of the group which plan and make the narrative post-operation, why did you not admit that indeed that car, that Camry red car, Camry was used and it is founded in your station? Parang nalulungkot ka tayo. Eh, whatever, yung chief of police at station. Eh, may kaano nga dito eh, di ba? May spot report din. Hindi ka sa that. Di ba nagpadala kayo dito? Oh, chief of police station, commander. Oh, ba't nung tinanong ka na isang member namin ito? Sir Manaco ba daw? Si Sir Mandat? May video pa? Oh, ngayon ang tanong. Oh, Pakaraig. Ikaw ha, chief of police ka. Pakaraig. Using that car, did you ask permission from your chief of police? Umuwi ka ba ng permiso? Nagamitin nyo? Hindi nga, ikaw ang team leader eh. Tinatanong kita. O yan, nagbabatuan na naman kayo. Tinatanong kita diretso, ikaw ang team leader. Did you ask permission from your chief of police to use the car? Kapit hindi ka makasagot. Herman, wala rito ka. Wala rito ka pinapit ito. I will recommend personally to the committee. Doon sa committee report. Pati hindi ka makasagot diretso. You cannot answer because you want to hide something. Oh, Makaraig. Ano to? Akala ko, ayos na tayo. Did you ask permission? Again, this will be my last question. Did you ask permission? Your chief of police? Do you use the car? Please answer. Yes or no? Oh. Yes? Perez. Oh, do you know that Makaraig asked permission to use that car by the chief of police? Pero ang makakaintindi lang yan talaga kapwa mga man. Pero alam mo na impounded yun. Alam mo na impounded yun. Okay, what's the driver of that car? Red? Di Chavez ba?
Oh, paano mo nakuha yung sasakyan? Who orders you to get to use the car as your backup? Sino po? And then, tanong ko, sino nagbigay sa'yo ng order to use the car? Sino nagbigay sa'yo ng pintulot na gamitin yung sasakyan na yan? Oh, wala. Wala nag-utos ninyo? So, ginamit nyo lang? Si Macareg, hindi never instructed you to use the car? Oh, Macareg. So, may usapan din ng director nyo, si Pupulis nyo, na gamitin yung kulang sa sasakyan, pero you never instructed ni Chavez? Manila as mayor. Okay, paki-lapit mo yung ano. Dati po ay Senado naman. Bakit? Kasi sa Manila may experience na. Okay. So, sa mga biglang lakad, ginagamit niyo 'yon. Ayun, itong operation na 'to ginamit niyo ulit. But of course, ang presumption mo, alam ni na official mo. Ang immediate officer mo is the chief of police. Oh, Epe. O, Manila, it was being used not only in this operation. It was used in the previous operation. Tapos hindi mo alam? You're not familiar? Manila, siguro kung hindi ka taga rito, medyo mahihirapan ka. No? Tama nga naman. Hey, whatever. And inventory and everything, you don't have to check. Kailan ka ba umupo doon as chief of police? Hindi, kailan ka ba umupo doon as chief of police? 2022? Oo. Kailan nangyari yun? Makaray. 2023 na. Anong buwan? Dito pa rin tayo sa Claro. Tama yung ano? Recto. May 28, 2023. 24. Oh. Epe. 4 na 2 years. Para alamin ang mga kuro-kuro. Oo, hindi mo alam? Yung isa sa kendo na pula? Eh, ilang beses na pala nila ginagamit? Kind of a scenario are. Wala nung mga nangyari dun sa opisina mo. Sa UR mo. Now, ang worst is, post operation, kung anong narrative nila, yun ang ginamit mo. Unless, sasabihin ni Perez, sabihin ni Macaraig, that you're part of that narrative. Julie, sa Senado naman daw. Para Perez, yung chief of police iba, bahagi doon sa report niya, post report niya, tsaka yung agidabit niya. Sir, bali kami lang po. Mga kanya-kanyang mga... Sa athlete. Kayo lang? Yes, sir. Do you have a lawyer? May lawyer ba kayo nung maganda ng agidabit niyo? Kayo lang. Si Karandang saan? Karandang. O, oh, yung apilabit ninyo, ay kayo lang? Kung ikaw sir, as po na, pwede po na, lawyer. Saan mo gustong makita siya? Ikaw, yung sa'yo. Yes, sir. Ay, yung iba? Ikaw, Perez. Manila. O, yung sa una, Karandang, meron kayo? So, yun, Rono. Ano? So, kayo lang? Yes, sir, Rono. Ah, Macaraig? Maliban doon sa ano, sa sinong hepe mo talaga, direct na principal mo, sino? Si tatay. Ah, siya na mismo. Wala kang commission officer na official. Saan mo gusto makita si... So, diretso ka kay Lintang. Sa Manila as mayor o sa Senado as senator naman. So, ang gusto ko lang i-correct ha, because like Colonel Lintang is kept on denying that he knows that the car, the red car is being used and it is under the custody of your station. Now, Makaraig, nung ginamit nyo yung pulang sasakyan, at that time, kinausap mo ba sa iyo that you will use the car? No. Si Chavez, ikaw nag-drive, di ba? So,
Yung planning stage, nandiyan ka na? O so, si Makaraig ang nagpaplano? Head ng planning nyo? O so, sinabi niya na gamitin yung pulang sasakyan? So, decision niya lang na kung ano lang available na car, pwedeng gamitin yung dagat. Kahit yung pocket. Yun yung palakaran doon. Ganun ba? Ganun ba Makaraig, Chabe? Oh, pero, and you are doing it with the pastoral operation na. Pinagamit niyo yun. Sa ilang mga lakad. Okay. So, Mr. Chairman, as of now, I will give a benefit of the doubt to Lieutenant Colonel Lin Pat with regards to his knowledge about that red car. But at the very least, ano problema siya? Hindi niya alam kung anong nangyayari sa station niya. Lumalakad yung mga personnel niya na hindi niya alam. Okay. So, Chairman, anyway, Tin, nakahang pa rin si Chairman yung tanong, question of those, not only those six, kasi karandang, i-out mo na yan, wala sa plano yan. Now, yung six, nakahang pa rin si Chairman kung sino ba talaga ang iba pag-involve doon sa planning at the same time sa post-operation ito. Yung narrative na ginawa nila. Thank you, Mr. Chairman. So, in other words, Chairman Paduano, from the moment na conceptualize nila na Marahi, nila Dunta, nila San Perez, Dano, who have the bypass operation, fortunately, nag-materialize yung plan. They went back. Bumalik kayo sa ano eh, sa estasyon. Diba? Sa estasyon. Doon yun na nakausap si Colonel Nitag and you reported what transpired. At i-report ninyo na i-report nyo na lahat. Na. Can you please reply? Yes, so, i-report nyo na nagkaroon na ng parilan, you know, hindi na lang close range yung pilihan ng ano, ng Shabu at sa Maynila as mayor, lahat na naikwento nyo na sa kanya. So, bali lahat na kwento na kay Colonel Lintag. So, Colonel Lintag, bakit in spite of the fact that they have tell you the story by Sergeant Makaraig and Sergeant Perez, still yung lumabas ng mga affidavit nila in relation to what really happened was different. Colonel Lintag. Pero kung babalik siya, boboto mo ba siya? Bakit nag-stick kayo doon sa story na nagkaroon ng bypass? Yun ano lang yung question. Ano lang kasi yung boses mo, Colonel Lintag? Ano? Ano?